Sa pag-akit natin sa kabundukan ng pamasapasan, ang tinatawag na Land of Headhunters o mas kilala sa Kingdom of Hornbill na matatagpuan sa Maria Aurora sa probinsya ng Aurora. Dito ay nabigyan tayo ng pagkakataon na makausap ang ilan sa mga lokal ng bayang ito na nagmula sa tribo ng Egungot o Elungot. Simple at payak lamang ang pamumuhay ng mga tribong Egungot noon. Sadyang masisipag ang mga tribo sa kanilang pang-araw-araw na gawain upang sa kanilang ikabubuhay. Ngunit sa kabila ng kanilang simple at payak na pamumuhay ay nakalakip ang marahas nilang kaugalian. Sa salita naming Ilungot, ama ay i-ama gusto kong makapugot. Ako na magulang gusto kong makapugot. Kaya tara, sumabay sa lakbay ni Elias. Ang pamasapasan, sir, ay hango sa salitang kwan. Kumbaga, yung Tagalog niya, inviting, akitin, ayain, po yung Tagalog niya. Pero yung pamasapasan, sir, ito po ay hango sa kwento ng mga magulang namin. Kumbaga, ang mga magulang namin, sir, mahilig silang, halimbawa, Aurora, Carreño Province, mahilig silang dumalo sa bawat okasyon. Rotor kasi ng pamasapasan, sir, pajapay. Pajapay mo. Halika, ganun. Yun yung pinakang ibig sabihin. Yun, sir, ang kanang pamasapasan. Kasi po, isa pa po roon, kaya sa tinawag na ganun. Kasi sa tagal na hindi nagkikita-kita ang mga magkakamag-anak, nandun yung kasabikan mo na makita yung magkamag-anak mo. Kaya parang nakukuha na yung ay sa wakas makakarating na naman ako sa mga kamag-anakan. Yung puso mo, parang aayain ka pa rin na papunta roon sa inyong mga kamag-anak. Hanggang paamasamasan lang ba yung mga tribe ng Ilungot? Isang bundok pang nasasakop ng tribe? Ang kalalagyan po ng Ilungot sa panahong ito, tatlong probinsya. Aurora, Carreño, Biskaya. Kwan po, sa Biskaya po, kinakalim nila, Bugkalot sila. Pero isa lang po ang lingwahe namin. Yun lang po yung gusto nilang maging pangalan ng kanilang tribu, Bugkalot. Kami naman po, tiga Aurora at Carreño, mga Egungot kami. Pero yung lingwahe po namin pare-pareho lang. Iisa lang. Saka punto lang po yung pagkakaiba. Dito pa, mag-iinit pa po. Po. Kape, meron probinsya po ang kalalagyan namin. Pero, siyempre, sir, kape, sir. Nung araw kasi, sir, ang mga Ilungot, may tribal war yan. Sa takot ng ibang angkan na mamatay sila dun sa lugar nila, lumayalayas na sila yung umaalis. Pumupunta sa ibang lugar, nakakaabot ng Manila, Bulacan, kung saan parte na safety sila. At hindi na nila pinapakilala na sila'y tribo sa takot. Ngayon na lang po nila pinapakilala at kinikilala na sila tribo kasi peace na yung Ilungot. Kumbaga, may kapayapaan na kami. Hindi na kami gaya ng dati na nag-uubusan ng lahi. Marami po kami, marami ang Ilungot. Pero hanggang ngayon, nag-ano pa rin yung kultura ng headhunter sa inyo? Wala na, sir. Wala na. Sa parting clan? Sa parting Biskaya po, siguro. Ah, mayroon pa rin? Mayroon pa rin, kahit na, kasi kahit nasabihin mo na sa Ibilas, nandun pa rin yung klase na, kasi naiugat na sa kanila. Eh, di ba, kung baga sa ano ngayon, bawal na yung patayin na yun. May nagiging dahilan naman yan, sir. Ang Ilungot, hanggat kayang magpasinsya, nagpapasinsya yan. Huwag mo lang papasukin hunting grounds niya. Huwag mo lang pasukin ang fishing ground niya na walang permit, walang paalam sa kanila. Tsaka, siyempre, kumbaga yung kulturang kinagisnan namin, huwag nilang sasalaulain. Yun po yung nagiging dahilan ng mga mayroon pa rin pagbabalik pa isa-isa. Pagbabalik ng pagpatay. Pero sa mga, yung kunyari, yung dadayo yung dayo-dayo, wala na mo. Wala na po yan, sir. Wala mo patay. Wala na pong nangyayari. Eh bakit inanong kultura, ano naging nakasanayang kultura nyo dati yun? Anong dahilan? Kwanto yan, sir. Halimbawa, ako ang kangko. Ang kanang tiga Biskaya.
pumatay sila sa amin. Hindi kami papayag na hindi gaganti. Kukuha rin kami sa kanila. Sokdo lang. Yung po kasing gaya ng sabi mo na pumupunta sila doon para bumawi. May proseso yan, sir. Kumbaga, pinagmimitingan din yan na mag-ngangayaw sila doon sa ibang lugar, kalalagyan ng kalaban nila. Kung ilang araw yan na magbabantay kung saan yung daan, kung saan yung pwede silang makakuha ng mabilis silang makalis. Para nang a-ambush din, gano'n. Ambush, sir. Ambush ang ngayaw. Tsatsambahan. Kung kailan na matsambahan na lalabas din yung mga tao. Kunyari, mga ngaso yung itong kabilang tribo, babantayan nyo. Yun yung, kung yun, parang talagang hinihintay nilang may lumitaw hanggat sa, hindi sila uuwi. Na walang makukuhang tao. Isa pa ito. Halimbawa ako, binata ako. Sabi ko sa tatay ko, tatay, sa salita naming Ilongot, ama, gusto kong makapugot. O, ako na magulang, gusto kong makapugot yung anak ko. Oh. Dahil kapag nakapugot ka kasi, medyo tinitingala ka na. Markup? Anong nilalagay na marka? Ikaw. Kala ko yung ano, buto. Nilalagay sa itak. Dito lang. Wala sa itak sa amin. Dito lang sa ngayon. Kami naman ng mga kaangkan niya ng mga kumbaga yung mga matatanda namin. Halimbawa ako gusto kong makapugot. Yung mga matatanda namin, kakausapin ng magulang ko, samahan natin itong bata. Gusto niya mamugot. So, aalis. Kumbaga, yun yung tinatawag na ngazo. Ayun, dadayo kami kung saan namin gustong lumayo na nakapaghanap kami ng mapupugutan ko lang. Pag nakapugot ka kasi, ay isang karangalan para sa paglalaki mo. Oo, yun pala yun. Ayun. Kapag nakapugot ka, kasi yung mga kababaihan naman, halimbawa ilang araw o tatlong araw, pabalik na sila. Doon yung tinatawag na pagdiriwang, kumbaga bubugazat ide yung anong yung kanta na parang kanta na sasalubungin kami ng kanta ganoon may tag ritualan kasi yung pinugutan yung ako halimbawa ako kumbaga sa kwan ipagpupray ako sa pang sanglibutang kwan dahil noon kasi mahilig yung mga magulang namin na kwesan yung dan pa sa amin. Kita ka? Ano yun? Summit na. May kanta kasi kami na bukazat. Yun. Na ako pa rarangalan ako. Di ba sa pagpaparangal sa natin sa mga mga sa general, di ba? May mga okasyon. Oo. Parang ganun din sa amin. May dato kasi kami na siya yung magpaparangal sa akin na bilang isang nakapugot. Kikilalanin na rin ako na isa sa kilalang binata. Ganun. Mandirigmang binata. Mandirigma. Ganun. Na pwede ka na rin pangdigma. Kasi noon, uso-uso yung sa angkan namin. Bawat angkan, ganun. Kailangan na ipangdigma. Kaya nga yung mga babae noon, pinapatay din lang ng mga magulang namin. Ganun. Kasi hiwala silang, hindi sila kwan. Kasi hindi sila pang laban eh. Yung mga iba, halimbawa, puro babae ang inikukon. Pag pinanganak, puro babae. Pag pinanganak na puro babae, alam mo ang ginagawa nila. Kukunin nila yun, ipupunta lang sa puno ng kahoy. Yun yung tinatawag naming mibitag. Na kung tawagin na ilalagay lang doon sa, kumbaga, halimbawa, malaking puno ng kahoy, sa puno lang, na doon na ilalagay hanggang sa mamatay na siya roon. Ganon. Umiiyak ng umiiyak yun, kawawa isang gul. Kaya ganun ang ginagawa na nila na kailangan pag lalakang anak mo ay aalagaan ka kasi pangdigma ka eh. Ganun. Hindi naman lahat pero kumbaga pili lang kumbaga pag marami na sobra kasi wala nang pangdigmang mga lalaki ganun. Ganun ang ginagawa nila. So mag-aano sila ng mga babae para yun yung mag-produce. Oo. Yun kasi yung katulungan ng nanay. Yung mga bahay dati, matataas daw eh, di ba? Oo, ano yung ang kwento bahay doon? Naman namin noon dati, halos ito, kailangan ganyan, nasa taas. Kasi ang kwan kasi noon, kahit tulog ka,
hindi ka lang pupugutan. Kasi pag mababa ka, na mapasok ka, pupugutan ka. Oh, pasok agad. Ganon. Mm. Yung iba pa nga, eh, may pag nagbabayo, abot pa. Ay sa ilalim lang ng bahay. Mm-hmm. Ganon. At saka ang style ng bahay noon, halimbawa kung tatlong pamilya kayo, halimbawa magkakamag-anak, isa lang yan, nasa gitna ang apoy. Pinaglulutuan ka lang. Anong yung mga pag nakahiga, nakakuan sa apoy, kumbaga nakadangdang, dahil bihira nga ang kumot noon, wala o nabis, ganun. Kaya nga ang mga ninuno namin noon, eh, lalo yung mga babae, kita lang ang suso, nakapalda lang siya. Sa museum doon sa bayanihan, nandun na mga picture. Yung meron pa yung mga patay daw, sinasabit sa puno. Ba't ginagawa? Binibitag. Yun yung hindi naman sinasabit. Nilalagay lang sa puno ng kahoy. Bakit? Babalutin lang siya na hindi ihuhukay. Ganun ang pag... Walang imbalsa mo. Oh, wala lang. Wala ang imbalsa. Kapag sa tradisyon sa Egypto is parang mummified. Mm-hmm. Pinapabulok lang. Pinapabulok. No? Pag respeto rin. Pag hindi mo nilagay sa taas, maaaring pugutan ng ulo ng kalaban. Tama. Ganun din. Pwede na po yung mahihita to. Pero sa mga kwan, hindi mo naman, yung iba kasi, lihim na ipupunta kung saan. Hindi pa alam. Kasi kung, yung iba pa nga eh, huhukayin. Halimbawa, ihuhukay mo. Kukunin. Kukunin dun sa kwan at para lang mapugutan. Tatanggalan pa ng ulo yun. Oo. Kahit patay na. Oo. Hmm, grabe no. Ganun. Double dead. Meron yung galit. Na lungot. Pagdating naman doon sa sabi ko sa inyo, sir, kahapon, sa panliligaw, ay hindi rin basta-basta na manliligaw ka sa magulang ng babae. Lalo na kung halimbawa may record ka doon sa magulang ng babae. Kung anong hihilingin ng mga magulang ng babae, kailangan gagawin. Yung bigay mo agad. Tulad ng ano yung mga halimbawa, yun yung sabi ko sa inyo na unang-una, kaya mo bang ipagtanggol ang anak ko? Yun ang mga... Apugot ko yan yung ulo. Ako, ano, opo, patunayan mo sa amin. Pag napatunayan mo at nakapugot ka ng ulo, dalhin mo sa kanya. Ito, ialay mo sa kanya yung ulo. Okay. Walang record kung ilang ulo? Wala. Basta kahit isa? Basta makapugot ka. Basta may pinugutan ka. Tapos pagka nag-alay ka na ng ulo, so ibig sabihin, meron ka ng... na ligawan yung kumbaga mapangasawa na yung asawa yung anak niya kasi meron ka ng kwan nagpapatunay na nagpapatunay na kaya mong ipagtanggol yung anak niya kasi kung hindi ka makapugot parang hindi mo kayang ipagtanggol yung anak niya eh. Ano yung automatic na asawa mo na agad yung babae hindi pa naman liligawan mo pa rin hindi siya na asawa mo na siya pero hindi yung makikihiga ka agad sa kanya marami pang proseso magkakatay ka ng baboy damo dahil di uso ang baboy noon eh, na baboy amo. Ang ginagawa naman ng mga angkan ng lalaki, bundok na hunting ground talaga nila. Na, kasi mayroon ding hunting ground ang bawat angkan. Ganon. Kahit ngayon, may mga sakop-sakop pa rin kami dito sa kabundukan. Hindi pwedeng pasukin ng ibang angkan. Pag lumampas ka, pupugutan ka talaga. Yun yung sabi ni Kuya Ariel na, paglabag mo doon sa karapatan ng bawat tribo. Nakapag ka pinasok mo yung hindi mo teritoryo. Trespassing. Oo, pupugutan ka talaga. At wala ring magawa yung angkan mo dahil napatunayan mo na. Mali. Mali. Dadayo sila, yun, maghahantiw sila. Kung ilang baboy damo ang iaalay. O bibigay mo sa kanila. Pagsasalo-saluhan din lang ninyo. Doon naman dumadayo yung mga angkan mo. Angkan ng mga babae. Kumbaga sa tradisyon sa Tagalog, yung parang namamanhikan. Oo. Namamanhikan pala yun. Ayun, may mga hikaw naman. Yun yung mga nakapugot. Hindi ka pwedeng maghikaw nang wala kang pinugutan. At sasabihin lang, imirat buka. Kumbaga sa salita namin ay wala kang silbi. Na lalaki, na naghihikaw ka na wala ka namang pinapatunayan sa kanila, ang pinugutan mo. Peke, no? Oo, yun. Hahanapin sa'yo, tatanungin sa'yo kung ba't nahihikaw ka, meron ka bang ipapakita sa kanila at patutunayan. Sa bahay naman, patutunayan mo, ito pa, patutunayan mo sa isang asawa mo,
Kumbaga, halimbawa, mag-asawa na kayo, di ba, sa ngayon, pagka nanlalambing ka sa asawa mo, makikita mo yung may pahalik, may tawagan kayo, may regalo ka, o ano. Sa amin naman, maninisid ka nang, halimbawa, kain, pagkain. Sa pagkain naman sa amin, halimbawa, sa mga isda, kakain kayo. Eh, sa amin kasi, nilalagay-lagay sa pinggan, hindi yung kanya-kanyang dampot. Hindi. Hihintayin ng mga bisita mo. Ayan, i-divide ba? Ngayon, halimbawa dun sa asawa mo, yung sa'yo, yung pagkain, yung halimbawa, karne man ng baboy damo o isda man, bibigay mo sa kanya. Ganun. Para kung tapos, yung babae naman, dahil sa kanin naman, ang kuhan, dahil bihira ang kanin noon, ang pagkain namin noon, kamuting kahoy, at nabutan ko naman na talaga. Pagkain namin, kamuting kahoy, kamuting baging, at saka naghahasik kami noon ng kuan mga palay. Dito lang talaga sa bundok kayo noon nakatira, wala sa Patag? Ako, pinanganak ako sa bundok talaga. Yung mga sinaunang mga Ilungot talaga? Bundok talaga. Kabundukan talaga. Sa gitna. Kaya nga tinawag kaming Irungot kasi taga bundok kami. Itong rungot, itong kalalagyan natin, rungot ito eh. Kagubatan to. Kaya dito, nandito kami sa Kagubatan. Diyan kami pinanganak sa Kagubatan. At ibig sabihin, taong gubat. Oo. Kaya nga, Irungot eh. Taga bundok, taga gubat na tinatawag. Irungot. Irungot. Kasi yung e, taga. Tagasan. Okay. Kaya yungot, gubat. Oo. Rungot, gubat. Rungot. Kaya Irungot, taga gubat. Kung rungot lang, gubat. Yan. Yan ang tawag doon. Yung bahay, may palatandaan daw yun pag yung bahay, isang mandirigmang ano eh, isang mandirigmang Ilungot. Oo. Ilungot, Irungot? Irungot. Pag sa Tagalog kasi, Ilungot. Dahil hindi mabig kasi yung G. Irungot. Diba may parang sungay yun sa tuktok? Sa tuktok, oo. Ayun, sa mga bahay-bahay. Mga ano, general. Ganon. Eh, lalo na pagka halimbawa ang bahay ng kinikilalang pamilya, iba ang itsura ng bahay. Itsura ng bahay nila, umaga parang puro bungo. Makikita mo sa loob, may mga bungong na nga nakadisplay. Gaya nga nung sabi ko po sa inyo, pagka may inialay ka sa kanilang ulo, gagawin lang bungo yung pang-display. Ganun. Wala na ngayon makikita tayo mga ganun kung may bahay para may mga bungo. Wala na. Mga anong year na tigil yung mga tribal war dito? Sir, sa akin wala akong saktong kwan. Siguro, nitong kwan lang siguro. Mga 80s, 70s. No? Hindi, 80s pinanganak ako, may patayan pa rin. 90s, ganun. Pero active hindi, pa rin yung tribal 80s, war nung... Ganun, mga 80s, medyo pawala na rin. Pawala na. Oo, pawala na. Kasi ako, pinanganak na ako, wala pa akong naabutan na mismong nagpapatayam dun sa bakuran namin. Ganun, ano yun, parang naging civilized kayo dito, yung mga anak nyo napunta sa Patag, nag-aral na... Nito na, matagal, kumbaga, kasi nitong... nagkaroon na ng kwan ang pagkakaisang buong tribo at pinababa na kami ni Chieftain na muli na Chieftain. Na para bigyan ng edukasyon ng mga bata. Oo. Ayun. Bagamat kung minsan mayroon pa. Mayroon pa naman pangailan nila dyan sa kabundukan. Pero pinupunta na sa kanila, may mga school na roon. Pero dito sa Tabayong, dito sa amin, nandito na kami. Pero dati wala talagang edukasyon. Wala. Puro pandirigma lang. Oo, puro. Yun ang nasa isip kasi. Away. Puro ganun. Ay, salamat nga sa Panginoon dahil siyempre yung missionary na galing ng Pampanga, pinasok ang tribong Ilungot. Pero ang daming plano dun sa tribong, ay dun sa Bisaya na yun. Bisaya po yun na missionary. Alam po ninyo yung pinakamatapang na isang gustong pumatay sana sa kanya. Iyon ang unang-unang binago ng Panginoon na naging kasama niya. Nagiging ang kasama, siya yung nagbabantay. Siya na yung nagkasakasama niyang pumasok na sa buong katribuhan ng Kailungutan. Ang missionary kasi ngayon, iba yung puso niya. Talagang taos puso yung baguhin ang paniniwala ng buong tribo. Yung mga tato-tato, wala? Wala naman. Hikaw lang talaga? Hikaw lang. Sa hikaw. Diba sa Igorot?
Tato. Marami. Isa kang great warrior. Sa inyo, hikaw. Kasi pag napuno ng hikaw yung tenga mo, ayun, ang dami ng... Marami kang pinatay. Ayun, ang dami ng pinugutan mo. May minasa na ayun yung sir. Ano sir, okay na? O, meron pa. Okay na. Okay, thank you. Mula dito sa tulay ng Kadayakan, kitang-kita yung Mount Pamasamasan. Yun, yung natatabunan ng pag...